Inatasan po kaninang alauna imedya ng umaga ng ating presidente ang mga otoridad gaya po ng DOLE, ng OWWA at ng Department of Health na siguraduhin makakauwi na ang 24,000 na mga OFWs na sa ngayon po ay nag-aantay ng kanilang mga resulta sa PCR swab. Sangayon po sa presidente, binibigyan niya ng otoridad ang lahat ng mga opisyalis ng mga departamento nito na gamitin po ang lahat ng resources ng ating gobyerno, no, para masiguradong makauwi ngayong linggo ang ating mga kababayan. Ang sabi po ni presidente, kung hindi po sapat ang mga pribadong bus, eroplano at barko, pwede rin pong gamitin ang mga barko at eroplano ng hukbong sandatahan. At alinsunod po rito ay napagbigay alaman po sa atin ng OFW ng OWWA po ngayon na simula na nga daw po ang pagpapauwi ng ating mga kababayan, no? At sa ngayon po, ito po yung ilang mga larawan na nagpapakita na nagsisimula na nga po yung proseso. Sa mga taga, yung mga kababayan po natin na mga taga Luzon, sila po ay iahatid sa kanilang mga probinsya sa pamamagitan ng bus. Doon po sa mga taga Visayas at Mindanao, sila po ay iahatid sa pamamagitan ng eroplano at ng mga barko. Sabi rin po ng ating presidente, kinakailangan palawakin po ang kakayahan ng ating mga probinsya na magkaroon ng PCR test. Para sa ganun po, yung mga susunod na darating na mga OFW ay doon na po sa kanilang mga probinsya mag-quarantine at doon na po sila magpapa-PCR test. Now, yung mga wala pong kopya ng quarantine certificate nila, no, na kakailanganin para makauwi, huwag po kayo mag-alala. Nagkaroon na po ng sistema ngayon ng OWWA na bibigyan po kayo ng kopya ng inyong certificate bago po kayo either sumakay ng plano o sumakay ng bus o ng inyong mga barko. Now, makikita po natin sa slide nito ang mahigit 30 flights ng ating mga kababayan na OFWs na papauwi sa kanilang mga barko. Unang araw pa lamang po ito. At tulad ng aking sinabi kanina, ang mga kababayan natin sa OFW sa Luzon ay hinatid naman sakay ng bus at yung iba naman po ay barko.